Mga kapatid, alam ko marami po sa inyo naghihintay ng kasagutan sa marami niyong tanong. Kagabi pa po ito eh. Kaya lang Romel, ano, kagabi pa ang dami-dami nang tumatawag sa akin at nagte-text tungkol sa paglilitanya ni Willie Revilla may kagabi sa Wawawin. Yes. Naging panuntunan ko na po sa buhay na hanggang hindi ko po naririnig at hindi ko nababasa ang laman ng TEP, hindi ako magbibigay ng reaksyon. Kaninang umaga, parang dapit hapon na nang ako'y gumising. Nung mapanood ko na yung video ng Wawawin at saka ng PEP, yung nilalaman ng PEP na sinulat ng aking anak-anakang si Jojo Gabinete. Ang daming tumatawag na reporter sa akin, lalo na si Binya Bivar, Reggie Bunoan at marami pang iba. Tinatanong, Nanay, bakit ka binira ni Kuya Willie? Ikaw lang naman ang nagsabi ng mayabang siya. Ano itong mga pinagsasabi niya? Pinanood ko po, meron siyang sinabi na isang reporter ng ABS-CBN na kumandidatong konsehal, tinulungan daw niya. May isang celebrity daw na binira siya, itong celebrity daw na ito ay maka-Diyos pa naman ang datingan. At nung ikasal daw ang kapatid, tumira pa yata yung mga magulang sa bahay niya. Parang ganon. At meron daw na isang tao na binigyan ko pa yan ng condo unit eh. Binigyan ko pa ng sasakyan. Tapos tatawagin ako na mayabang. Ganon. Okay. Kaninang umaga ay tinext ko po si Willie Revilla May. Sabi ko, sana lang pinanood mo ng buo ang mga sinabi ko sa CFM tungkol sa'yo. Yung terminong mayabang, sinabi ko yon. Pero iba pala ang interpretasyon mo. Kahapon, ipinagtanggol pa naman kita tungkol sa ABS-CBN. Bago ka magsalita, mag-isip ka muna. Pero kung gusto mo ng gyera sa kabila ng pagmamalasakit ko sa'yo, nakahanda ako. 3! Po yon. All caps po yung nakahanda ako. Dahil po dito ay tumawag siya. Tumawag siya. Unang sagot ko pa lang, hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang mga salita ko. Lahat siguro ng mga binitiwang kong salita kaninang umaga patungkol sa kanya bilang sagot, yung mga bagay na ayaw niyang marinig na sa unang pagkakataon ay pinatikim at pinalasa ko sa kanya. Unang-una po, mga kapatid, pinakaayoko po yung nanunumbat. Sabi ko nga, mantra ng buhay ko, anumang ginagawa ng ating kanang kamay, hindi na dapat pang ipinaalam sa kaliwa. Ngayon, kung tutulong po tayo at isusumbat lang pala natin pagdating ng panahon, wag na lang tayong tumulong. Yun lang naman yun, di ba? Sa pagsasalita ko po ng dire-diretso, nakiusap siya agad, sandali, magpapaliwanag ako, nag-iisa lang ako, wala akong nakakausap, hindi, sabi ko sa kanya, hindi mo kailangan magpaliwanag. Titirahin mo ako mamaya, hindi kita titirahin mamaya, magsasalita lang ako, pero hindi kita bibirahin. Dahil ipararamdam ko sa iyo kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang pagmamahal at pagmamalasakit. Okay, nandun na kami. Sabi ko, pinanood mo ba ng buo? Hindi raw. Ang nagsulsul sa iyo, yung mga taong takot magutom. Kapag nawala ka, ito yung mga taong yes people. Ito yung mga taong natatakot na kapag nawala ka, hindi sila kakain. Yun ang sabi ko sa kanya. Dahil hindi po tama, parang kolong. Title pa lang ang naririnig. Nagwawarla na. Title pa lang ang nababasa. Nagwawala na. Hindi muna tingnan ang kabuuan. So, nandun na kami. Ano ang nangyari sa iyo? Pati ang mga reporters na tinulungan mo nung pandemya, isinudsud mo sa kanila ngayon. Huwag ka na lang tutulong kung pagdating pala ng araw, isusumbat mo lang. Sabi niya, hindi, ganito kasi yan eh. Ako ang binibira. Ako ang binibira ng mga tao dahil sa pagsasara daw ng AMBS. Bakit? Hindi mo alam na magsasara na ang inyong istasyon? Wala raw kumakausap sa kanya. Tumatawag daw siya. Wala raw gustong makatang-usap sa kanya. Yun ang sabi niya. Sabi ko, ikaw na lang ang huling hindi nakakaalam. Hindi tama yan. Dapat kausapin mo sila. Araw-araw daw po siyang tumatawag, pero walang may gustong makipag-usap sa kanya. Ang akin lang po ay ganito.
hindi mo pala na panood ng buo itong CFM ng February 6 at February 7 kahapon, magwawarla ka na kagad. Magsasalita ka na kagad ng kung ano-anong panunumbat. Ba't hindi mo ikwento? Saan ang galing yung sasakyan? Saan ang galing yung condo unit na yan na mula noong 2017 hanggang ngayon na nagsasalita ako, minsan ko lang na nakita nung lagyan ko ng muebles at ng mga paintings. Never ako nagpunta doon ulit. Kahit tanungin nyo ang guardian nyo, taga-pamahala ng building. Hindi ko pinuntahan kahit minsan. Ano yung sasakyan? Tayo ang nagtulong-tulong para makapasok ka dito sa TV5. Anong sabi ni Boss Vic del Rosario? Dapat kumukuha ka kay Willie dahil ikaw ang nagpasok sa kanya dito. Dapat kumukuha ka sa kanya ng 20% monthly. Hindi ko po ginagawa yon. Ang aming kasunduan, pera o sasakyan. Doon po yon. Kaya nangyari yon. Pero pinaghirapan ko po yan. At hindi ko hiningi sa kanya ng galing. Ngayon, pinaplano ko, sinabi ko kay Rebo, pagkatapos ng pagkakataong ito, kukuha ako ng papeles, ibabalik ko kay Willie Revillame yung pinaghirapan kong condo unit na yan kahit may transaksyon pa kami. Wala na yung sasakyan, naibenta ko na. Wala na, naibenta ko na yan, napalitan ko na. Nako, talaga mga tao talaga. Si Rebo, taas ng papel. 1.5K live views daw, Romel. Okay, ang akin lamang po ay ganito. Bago magsalita, huwag maging pigsa na malayo pa ang karayom ay pumuputok na at pumuputak. Hindi tama yon. Hindi tama yon. Maling-mali, anumang nagawa natin sa ating kapwa, huwag nating isinusumbat, huwag nating isinusudsod. Dahil ako ang paniniwala ko ang tumutulong sa ating kapwa. Kapag tayo'y tumulong sa ating kapwa, nagpapautang tayo sa Diyos. Yun ang akin. Hindi ko naging ugali kailanman ang magbigay ng tulong na isusumbat ko pagdating ng panahon. At inuulit ko, Willie Revillame, hindi kita sisiraan dito kung yun ang iniisip mo para mapatunayan ko sa iyo kung ano ang tunay na pakahulugan ng salitang pagmamahal at pagmamalasakit. Maraming salamat kay Nini Enrique na nagpadala sa kanya ng video ng Christy for Minute ng February 6 at February 7. Kundi dahil doon, siguro'y galit na galit pa rin siya hanggang ngayon. Ako'y nagpakatotoo lamang po. Magiging sinungaling po ako sa publiko kung sasabihin ko na hindi mayabang si Willie Revillame. Ako nanay-nanayan, siya'y anak-anakan. Alam ko po ang hilas ng ugali ng bawat malapit na tao sa akin. Pero hindi ko po sinabi na mayabang si Willie dahil pinagmamalaki niya, na binayaran niya ng cash yung dalawang chopper niya, na binili niya yung aeroplano niya, yung yate niya, yung mga mansion niya. Hindi ko po yun sinabi dahil hindi naman niya talaga yun ipinagmamalaki. Hindi natin yun maaasahan sa kanya. Mayabang siya sa forma, sa pananalita, na kapag may bago siyang papasukin na anumang paghamon, excited siya. Yun. Kaya kung hindi mo napanood ng buo, kung hindi mo nasaksihan ang resibo, huwag kang nagsasalita. Diyan ka laging naiipit. Dapat pinanunood mo ng buo para malalaman mo kung may malasakit pa yung nagsalita o wala. Yun lang yun. Diba? Nakakasakit po ng damdamin. Sinabi ko raw na mayabang siya, walang utang na loob. Anong dapat kong tanawing utang na loob sa'yo? Willie Revillame, magbilangan tayo. Magbilangan tayo ngayon. Anong dapat kong tanawin na utang na loob sa'yo? Masakit sabihin, masakit marinig, nagkatulungan tayong dalawa. Hindi ka rin dapat tumanaw ng utang na loob sa akin. Wala rin akong dapat tanawing utang na loob sa'yo. Dahil kusan loob kitang minahal bilang anak-anakan, kusan loob kitang tinulungan, ikaw din naman, binigyan mo ako ng tiwala na hindi ko inaasahan. Nagkatulungan tayo. Hindi tayo dapat magsumbatan. At ang mga reporters na tinulungan mo nung pandemya, ako nag-ukil-kil sa'yo na kailangan silang tulungan dahil mahirap ang buhay. Hindi mo dapat isumbat sa kanila yon.
at sila ang mga working press na kapag nalalagay ka sa alanganin, siya mo ring tinatakbuhan. Hindi ako papayag na ang aking hanay ay mamaliitin ng kahit sino. Kaya Willie Revillame, mag-isip ka muna bago ka magsalita. Hindi tama yung buga ka lang ng buga, buga ka ng buga, pagkatapos di mo naman pala alam ang kabuuan. Maraming salamat po sa mga nagbibigay ng pahayag na dapat ay hindi ganon si Willie. Hindi ko siya siniraan yung lagay na yan. Ipinaliwanag ko lang po ang aking panig. Sabi niya, inang gusto ko, bago mo ibaba ang telepono, sabihin mo lang na mahal mo pa rin ako. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan sabihin. At ikaw ang nakakaalam, ako ang klase ng tao na hindi nang iiwan sa gitna ng laban. Iiwanan kita ngayon, pilantod ka ngayon. Kailangan mo ng saklay. Iiwanan kita ngayon, tolero ang utak mo. Kailangan mo ng kausap. Iiwanan ba kita sa gitna ng pangyayaring ito na ni hindi mo alam? Magsasarado na pala ang pintuan ng kalangitan sa'yo. Wala ka pang kaalam-alam. Parang nalaman ng iba. Diba? Hindi kita iiwanan sa gitna ng laban. Alam mo yan. Sabi mo nga kanina, nahiwalay ako sa asawa ko. Ikaw lang ang katuwang ko. Ikaw lang ang dumamay sa akin. Nawalan ako ng trabaho sa ABS. Ikaw lang din ang tumulong sa akin. Ikaw sa lahat ng laban ko, ang kasama ko. Ang tao, Willie, na kasama mo sa lahat ng laban ay minamahal, nire-respeto, tinatanawan ng utang na loob. Hindi ako nagpapatanaw ng utang na loob sa iyo. Ano mang ginawa ko sa sarili kong bulisyon, ano mang ibinigay kong tulong na sa puso ko nang galing, hindi ko pinagsisisihan. Mahal kita bilang anak-anakan, hindi ko na kailangang sabihin na mahal pa rin kita. At ang sabi mong huli, mamaya sa wawawin, magsasalita ako, hihingi ako ng tawad sa iyo. Aabangan ko yan, Willie Revillame. Maraming salamat po, ah. Maraming salamat po. Sabi ni Cesar Laino, ay nako, babasahin ko lang po ito. Puso mo nanay, nandito lang kami ni na Enrico. Ang mga mahal kong doktor ito, Dr. Mayet Olaibar, Dr. Mayet Crisostomo, Drs. Enrico and Dennis Santa Ana, mga anak, mahal ko kayo. Ayan. Tinan mo, Romela, yung mga doktor na alam mong iyo, pag ganito na alam nila na meron ka ipinaliliwanag na mataas ang boses mo, nandyan sila para umagapay. Maraming maraming salamat. Oo, thank you. At saka ngayon na, naliwanagan na ngayon at hindi nahahaba ito. Naliwanagan na ang lahat ng mga nakabasa at na nakapakinig sa kanya kahapon. Ito na yung sagot, mga kaibigan. Mm-hmm. Ako po, mapagmahal ako. Ako po, matulungin ako. Mm-hmm. Inaamin ko po yan. To a fault, ika nga ng iba, wala po akong pinagsisisihan. Kapag minahal ko ang tao, 100% po yon. Wala pong sa makapalat sa manipis, sa meron at sa wala, tag-ulan at tag-araw, bagsak at bangon, andito po ako, nakahanda po lagi ang dalawang kamay ko, kahit ang isang daliri lang, para kunin ang kamay ng isang nakalugmok. At tama ang kanyang sinabi, pilay na nga kami. Sabi niya, sinisipa niyo pa. Diba parang ganon? Meron siyang term na ginamit. At totoo naman po yun, hindi po natin sinisipa. You don't kick a dying dog. Totoo naman yun. Sabi nga niya, nag-iisa na lang ako. Wala akong nakakausap. Huwag mo kong iwanan. Doon ako Doon ako talaga na, Kuya, awang-awa sa kanya, sa pangyayaring ito, na huwag mo kong iwanan, Tita Chrissy, huwag mo kong iwanan. At ako'y hindi nang iiwan ng sino man sa gitna ng laban, basta mahal ko.